Ligaw? Hindi po, naligaw ako papunta dito. Oo, bakit pa? May request po sana ako eh. Ano yun? Pwede po bang dito ulit tumira si Imang? Ha? Ano si... Teka muna, Pablo. Pinapunta ka ng mga madre dito, no? Para kumbinsihin kaming patirahan dito si Imang. Ano? Hindi po. Gusto ko lang talaga tulungan si Imang. Nakatanong ano ka siya sa kuba na yan? Mas gugustuhin ko pa kung ikaw ang titira dito. Ay, nako, maluwag ang kwarto ko. Baba mo pa lang, puno na yung kama mo eh. Ano, ano, ano? Wala po, wala po. Kasi kung wala kayong magagawa, de, alis na po ako. Walang alis. Saan ka pupunta? Dito rin ako nalapit, Chel. Dito ka lang. Walang alis yan. Oo. Eh, ilang po sana. At tingin ko rin naman. Kailangan nyo ng katulong din talaga. Halikayo. Ito yung mukha pala. Ang gagaspang na kagad. Ha? Kamay, ang gagaspang. Kayo rin po. Oh. At least, pag nandito si Imang, hindi kayo gagawa ng trabaho. May katulong na kayo. Oh. Hindi ako convinced dyan, ha? Hindi. Tsaka sige na nga. Kung dito titira si Imang, araw-araw may tubero na kayo, may kargador, elektrisyan, lahat. Nandito po ako para gawin lahat yun. Araw-araw ka na dito. Sige na. Mami, bumayag ka na kasi. Tsaka, Mami, nabis ko si Imang. You can't sleep? I was just thinking, where can I find out where a person was buried? Is this about Antonio? Yeah, I need to know where he's buried. Maybe we can find out when he died. How can we do that? You can ask civil registry. We can do that? I guess it's worth a try. Yeah. I'll do that first thing in the morning. I'll go with you if you want. Yes, sweetheart. Thank you. Maybe now you can get some sleep. Thank you. Good night. Sisters, ano nangyayari? Ba't dinadaksa tayo ng maraming tao? Naririnig ko sila. Humihingi sila ng milagro mula sa Birhen. Wala naman masyadong naitalang milagro ang Birhen ng Pransya. Wala nga po siguro naitala, pero may nakausap po ako kanina. Ang sabi niya sa akin, ang nagpagaling sa kanyang kanyang pananampalataya. Kahit sino naman po mapapagaling ng kanyang pananampalataya. Uy, paano natin makokontrol ng security? Masyadong maraming tao. Father, meron po akong suggestion. Bakit hindi po kayo pumunta doon sa gitna at sabihin niyo po sa kanilang lahat, walang himala! Sige, tapos mababaril ka. Hindi ko pwedeng gawin yun. Anong gagawin natin eh? Delikadong mahal na birhen. Father, mag-relax lang kayo. Huwag po kayong masyadong matense. Di ba mas magandang ang maraming tao at walang mangangas kumuha ng korona ng birhen? Oo nga, pero sa tingin mo ba eh, magdamag silang magbabantay dito? Ay, hindi. Eh, palagay niyo, Father, yung mga tao niyan papayag na may masama mangyari sa kanilang birhen. Sa bagay. Galing sa iba pang lugar. O di, i-postpone mo muna natin ang plano. Hindi. Hindi na pwede maghintay pa ang plano. Huwag nga pala. Na-outside ko ng buka nga pa nilang siya kaya ganun. Kaysa tawa ka ng tao dyan, mag-isip ka ng paraan kung paano tayo makakalusot dyan sa ganyan karaming tao. Okay. Kailangan ko na mabawi ang bahay kay Lucia. Okay, don't worry. Be happy. Iisip ako ng paraan. Don't worry. You're cold, honey. I'm nervous, Clark. What are you nervous about? I don't know if I'm ready to hear the truth. Well, I'm here for you. Don't worry about it. Mrs. Lucia Bartolome, ako po yung taga-civil registry. Wala po kaming nakitang record of death nung Antonio Bartolome pinapahanap nyo ayon sa impormasyong binigay nyo sa amin. Ho? Ano ibig sabihin nun? Hindi ba patay ang asawa ko? Hindi po tayo nakakasigurado, pero malamang po buhay pa siya. What could this mean, Clark? I don't know.
I'm at a loss too. I wish I could give you an answer. Only Jacinta has the answers to all things. Well, why don't we find Jacinta and ask her? Clark, what if Antonio's alive? Shouldn't I be asking you that question?